bahay. Magandang umaga po sa inyo lahat at nandito po tayo ngayon sa Upper Antipolo para i-feature po yung isa sa project natin dito. Pinakabagong project natin dito. And ito po ay resale. Ibig sabihin po, ito ay may nakatira na at ibinibenta po. So reason kung bakit po binibenta ito is mag-migrate na po sa ibang bansa. And yung bahay po natin dito sa likuran natin is mga 4 years lang po ang tinagal ng ating bahay. At ang maganda po nito, kasama na rin po yung mga furnitures na later on explore natin kung ano-ano yung makasama na furnitures dito. And ang presyo po ng bahay natin, mga kabahay, is 13 million pesos po. Negotiable naman po siya, mapag-uusapan naman po once nagustuhan niyo yung bahay. Pwede rin po siya sa bangko, pero of course, meron din naman po tayong tinatawag na equity o yung down payment na at least mga 2 million down payment po. Kaya tara, papasukin natin yung ating bahay. And by the way, tayo po ay nasa exclusive subdivision. So kung magpapatripping po kayo at least 1 or 2 days ahead para ma-inform po natin yung seller kasi hindi tayo makapasok dito without the seller po. So please note lang po yan mga kabahay. Then if you feature ko na lang o i-check ko, ilalagay ko na lang po sa description yung ating details ng ating bahay dito sa ating video. And by the way, tayo po ay malapit sa church sa De La Salle. Malapit din po tayo sa Sumulong Highway and malapit din po tayo sa Cathedral. Malapit din po tayo dito sa may dito sa bandang at Hinulugang Taktak and of course Judy. Sa Robinson's Mall po. Marapit po tayo. Okay, so tara po. Alam ko excited na kayong makita yung bahay at rin. Nung nakita ko siya kanina, kasi pinasok namin yung bahay eh. Nung nakita ko siya, ang ganda. And totally sabi ko, worth it yung presyo po na 13 million dito sa bahay na to. Kaya first, explore muna natin yung ating facade na ating bahay. Meron siyang itong terrace, no? Ang ganda. So, later on, makikita natin yung community natin. And kung papansinin nyo po, lahat ng mga bahay dito, parang greeny, may garden, may landscape. Even dito sa ating part na to, bago tayo pumasok sa ating bahay, meron na rin siyang landscape. So, talagang maganda ang isang bahay, mga kabahay, kapag greeny or maraming halaman. So, dito po tayo. Pasok po tayo sa ating bahay. Okay. So you have porch dito, then you have landscape over here. Then dito yung isa sa magandang space natin, you have garden. Diba? Ang lawak po ng garden natin dito and iba-iba yung halaman. So sa mga buyers natin na mahilig po sa plantitos po kayo, totally magugustuhan nyo po itong bahay na ito. Now, dito naman sa gilid natin, we're in. Dito tayo. Ayan. Dito po tayo sa part na to, meron ka na rin landscape dito. You have porch. Tapos, dito is your parking space. Hello po. So, this is your parking space dito. Dalawang kotse po yung kasya dito sa part na to. Ayan. And then, of course, dito pa, pakita natin. Ginalit mo yung aso. So, dito naman po yung area natin wherein dito yung hallway natin sa likod. So, dito po yung mga halaman natin. Dito sa part na to, you have your dirty kitchen and laundry area. Pakita mo lang, be. Dirty kitchen and laundry area po natin yan, mga kabahay, dito sa likod ng ating bahay. Okay. And now, papasok naman po tayo sa loob ng bahay. Tingnan mo, gaganda namang halaman dito. Iba-iba po yung mga types ng halaman na meron dito. And syempre po, ang Upper Antipolo, isa po yan sa location na flood-free. And yung transportation naman po, paglabas nyo lang dito, meron po tayo dyan ng mga transportation papunta po sa Metro Manila Lake, papunta po sa may Pasig, papunta sa may Taguig, sa BGC, papunta sa Marikina. Which, Marikina tayo. May aso din, medyo nagagalit yung aso. Syempre, we're just new dito sa ating bahay. Okay, so let's proceed na po sa ating loob. And syempre, tatanggalin ko lang po mga kabahay yung aking shoes. Dahil madumi. Kahapon kasi umulan ng malakas, kaya ang dumi ng aking shoes. Patanggal mo rin mo yung slipper mo, ha? Ay, papasok na sa bahay. Let's proceed. Alright. Ayan mga kabahay, welcome to your home. So, pagpasok niyo pa lang, napaka-cozy ng ating bahay.
And ito pa yung isa sa magandang feature na yan. This is open ceiling. Pakita natin siya. Hanggang dun sa pinakataas, hanggang attic. Later on, pupuntahan natin yung pinaka-exciting na location doon, which is you have a mini theater doon. Manunod tayo ng movie. So, dito po sa living area natin, as you can see over here, dito ba? Dito ka. Pakita natin. Kasama na po itong sofa na to. So, ililist down ko na lang po mga kabahay, yung mga kasama dito sa ating bahay, mga furnitures po na naka-attach ay kasama naman po. So, dito naman tayo sa ating dining. Okay? Ang lawak ng dining mo. Then, of course, kasama na rin po dito yung drop light natin. Pakita natin. Pakita mo yung lawak ng ating dining. Alright? Dito sa part na to. And then, bago tayo pumunta sa ating kitchen, let's proceed muna mga kabahay dito sa ating lanay. So, buksan natin dito ang ating lanay. Medyo basa lang po kasi syempre open space ang lanay eh. So, medyo baka mabasa yung ating paa. Ayan. So, dito mga kabahay, meron ditong fountain na existing. Tapos, pwede kang maglagay dyan ng koi or ng mga isda. Kasi before, meron dyan koi. Then, over here, pwede, ito nga po, nakalagay na dito yung meron kang table. If ever, kung gusto mo mag-breakfast or gusto mo magbasa ng dyaryo. Okay na, okay yan. Now, let's proceed sa ating kitchen. So, of course, meron na rin tayong nook dito, counter. Then, meron na tayong stove, meron tayong oven, meron na rin tayong range hood over here. Tapos, upper and lower cabinet, may sink na rin tayo dito sa part na to. And then, may refrigerator tayo. Then, marami pa tayong spaces dito na pwede mong mailagay yung ating kitchenware. And of course, yung ibang mga appliances dito kasama na po mga kabahay. And ililist down ko yan later on. Now, let's proceed dito sa ating common toilet and bath. And then, dito po sa ano natin, you have... Dito po, meron tayong dalawang rooms. Meron tayong first room and second room. Actually, ito po... dingding po ito. So, pwede mo naman itong matanggal para maging isang room. So, up to you kung anong gusto mong i-renovate dito. Pero kung marami po kayo sa isang pamilya, this is perfectly fine kasi dalawa yung rooms. Pakita natin ito dito sa part na ito. Ayan. Tapos dito, may tao lang po. So, dito lang tayo sa labas. Pero almost the same lang naman po yung ating sizes ng ating rooms. So, dito naman po, we have a laundry area. Ito yung kanina nating iniputan, mga kabahay. Tingnan natin siya dito. Yan. You have everyday kitchen over here. Tapos, nandito na yung pagluluto mo, stove mo. Then, you have your laundry area. Dito sa part na to. Then, dun sa dulo, mga kabahay, is yung kaninang hallway natin na maraming halaman. Papunta dun sa parking space natin. Alright? Now... Meron na rin dito yung sinasabi natin sa laundry. Pakita natin. Medyo madilim lang mga kabahay, pero I think malinaw-linaw pa rin naman, di ba? Okay. So, pagkatapos po ng place o dito sa ating living area, let's go up para makita natin yung mga rooms. And, by the way, no? Ganda talaga kapag naka-open ceiling. Later on, sisilipin natin kung ano nandun sa ibaba. ito pa, meron tayo dito common toilet. Tapos, meron na rin siyang stock room o yung parang storage. Pakita natin. Wait lang. Ito, may storage siya dito na dito siya kalawak. Diba? So, kung may mga luma kang mga bagay na pwedeng itago, isang option to mga kabahay. Dito ay yung sa ilalim ng ating hagdanan. Alright? So, now, let's go up. And I know na you're excited to see the upstairs po. Or mga rooms natin doon. Una lang ako. So, 4 years na po yung bahay. Kung mapapansin nyo, well-maintained. Well-maintained pa rin po yung bahay natin dito. Now, let's go up. So you can see the bedrooms, master bedrooms, different
location pa po dito sa ating place. And eventually po, kasama na rin po yung mga drop lights or chandelier natin dito sa space na to. So this is our entertainment area din, or open space mo. You can put sofa, like what we had dito ng ating cellar. And then, bago tayo pumunta sa master bedroom, let's proceed doon sa ating iba pang bedrooms. Tara! So this is our first bedroom. So itong first bedroom natin mga kabahay, inano siya, naging parang office siya, study room. Pero of course, pwede mo naman siyang i-convert into bedrooms. Depende na yan sa'yo. Tapos, you have common toilet and bath here. And dito pa. So, dito sa location nito, this is another bedroom na malaki. Wherein kasama na yung bed dito, even yung sa Hello Kitty. So kung may anak po kayo or kapatid na babae na mahilig sa Hello Kitty, definitely magugustuhan niya itong location na to. Then kasama na rin po yung mga blinds. This is Korean blinds po. Tapos kasama na rin yung aircon. So lahat po ay kasama yung aircon dito sa part na to. Even yung drop light, pakita mo be. So, kasama na rin po yan. And, ito po. Kasama na rin po yung ating television. Kasi naka-attach na rin yan dyan. And, meron na rin siya ditong cabinet. Over here. Pakita mo yung cabinet natin. Yan. So, pink din yung ating cabinet. Diba? Now, before we proceed with our master bedroom, let's go to our terrace. Open lang natin siya. Medyo may aso po. Pero, syempre, hindi naman ako takot sa aso dahil apat ang aso ko. So, aso? Pakita lang natin yung ating balcony. Saan yung aso? Ah. Diba? Ang hangin. Sitsu. So, yan mga kabahay. Tingnan niyo po. Ah, ito. Diba? Ang sarap, ano? Ang sarap mag-unwind dito. Yung nakakatanggal ng stress sa trabaho. Diba? Parang gusto ko nang patulog dito. Aso ka dyan sa gilid. And mababait naman po yung mga aso. Siyempre, hindi lang tayo kilala, diba? So ito, ipapa-adapt nila yung aso? Hindi ko lang alam, pero tingnan natin. So ito po yung community natin. Pakita mo yung community. Ayan, so mga kabahay, tingnan mo, na-feel ko na yung ating, ano ba tawag dito, be? Siso babo. Ha? Huh? Siso babo. Ewan ko. Siso babo. Rocking chair? Ewan ko, hindi ko alam yun eh. So, comment below, mga kabahay, kung anong tawag talaga dito. So, yun, alam ko rocking chair to eh. Diba? So, ayun po, after nito, pasok na tayo sa ibang rooms natin. And then, excited na rin po ako makita yung ating mini theater. Kaya, tara na po. Okay. Tara, pasok na tayo sa loob. And pakita mo rin ba yung garden muna, oh. So, from your terrace, mga kabahay, makikita mo yung ating garden, yung ating gate dyan. So, ang gandang tingnan po. Even yung facade, nakita mo na rin. Now, let's proceed. Let's proceed po sa ating master. Let's proceed po sa ating master bedroom. So, here we go. Welcome to your master bedroom. Itong master bedroom, kasama na yung kama, kasama na yung ating drop light or chandelier dito. Even the television over here, kasama na rin po yan. Right? And then, dito sa ating master bedroom, we have walk-in closet and you have your toilet and bath. Pakita natin yung walk-in closet mo, Ben. At saka yung toilet and bath. Sige po. Sir, 8 cams. And ayun nga mga kabahay, dito sa master bedroom, you have another great thing. We have a CCTV dito. So, ilan ang CCTV natin? 2, 4, 6, 8. 8 po yung CCTV natin. So, well secured yung ating bahay. And then, after nito, tingnan natin yung open ceiling doon. Tara, dito tayo sa court nito.
So, as I mentioned earlier, ito yung ating open ceiling from the living room papunta dito sa ating taas. Diba? Ang ganda yung tingnan. Napaka-ano, cozy ng tingnan. Now, ito na mga kabahay. Pupunta na tayo sa ating mini theater. Masyado namang naka-full screen yung ano. Full screen ba? Pakita mo yung ano ba yun, yung ating chandelier. This is included dun sa presyo ng ating bahay. And kapag yung buyer kong bumili, sana hopefully mabigyan niyo po ako nito. Thank you. No, joke lang naman. Pero tingnan mo ang ganda. So, wow. Itong attic natin mga kabahay, kinonvert siya into mini theater. Ano ang tayo dito? Recliner ba ito, be? Oo. Dalawang wow. Recliner. So, dalawa yung recliner mo. Then, over here, pwede kang manood. Saan, may isa pa dito. Yan, ayan, tingnan mo. Let's try to play the, the television. 60 inches more. 69 inches smart TV yung meron tayo. This is curved, which is included po sa presyo natin, mga kabahay. Okay. So, at least, di ba, kapag may So, kung may bonding kayo ng family mo, di ba? Or yung, if you have your friends, your family members, may visitors ka, dito, mga kabahay, diretso na kayo dito, and ang lamig pa dito sa place na to. So, everyday or full day po, pwede kayo makanood ng movies dito when bonding with your friends and family members. Now, aside from that, dito sa attic natin, you have space dito. Wherein, dito po yung ating attic or dito yung stock rooms natin. Okay? So, mga gamit na hindi po kailangan, mga excess na gamit, ayan, or mga seasonal na gamit, nakatago po dito. Or, pwede nyo rin po itong another gawin na room or office area. Depende po kung ano po yung gusto nyo gawin dito sa part na to. Pero definitely yung bahay natin, maraming rooms and pwede mo naman siyang mas pagandahin palalo. Okay? So, yun po mga kabahay. If you have more, dito tayo sa ating theater ulit. Dito tayo. So, ayun nga po mga kabahay. If you have more questions po dito sa property na to, please let us know. And kung magpapaschedule po kayo ng site viewing, yan, at least 1 or 2 days ahead para masabihan natin yung owner. And ayun nga po, ilalagay ko na lang sa video yung ating details ng bahay. And you, if you have more projects po na gusto makita, pwede naman namin kayong ikot aside from this project. So maraming salamat po at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe po sa aming channel ni Hi Guys! Bye.